Ma'am, seryoso po ba kayo sa inuutos niyo sa amin? Nagdadalawang isip na tanong ni Ben sa kanya. Manong naman, mukha ba akong nagjo-joke? Sige na, dukutin niyo na si Abel Marsigan at dalhin dito sa aking harapan. Utos niya sa tauhan ng kanyang ama. Si Jessica ay isang anak ng bilyonaryong negosyante. 27 years old, single, and ready to mingle. Dahil sa mga death threats na natatanggap niya araw-araw, gusto niyang kunin si Abel na maging personal bodyguard. Dahil sa impressive background ng binata, siya ang pinili niya at siguradong kayang-kaya siyang protektahan ito. Paglipas ng isa't kalahating oras, dumating na ang limang lalaking inutusan niya. Walang malay na binaba ni Ben sa malambot na kama si Abel. Masyadong malakas ang binata, kaya tinurukan nila ng pampatulog upang madala nila si Abel kay Jessica. Good job, Mang Ben! Dahil successful ang operasyon, may bonus kayong matatanggap sa akin. Masayang sad ni Jessica na animoy nanalo ng loto. Naku, maraming salamat po, ma'am. Kung may utos ka ulit sa amin, one call away lang kami. Noted, Manong Ben. Osha, lumabas na kahit ako ng bahala sa lalaking to. Manong ha, secret lang natin to. At huwag mong babanggitin kay daddy ang inutos ko sa inyo. Paalala niya sa matanda bago ito umalis. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, napatili siya ng mahina ng mamukaan niya ang binata. Para siyang tanga na inuuntog ang kanyang ulo sa dingding nang napagtanto niyang si Abel ang naka one night stand niya last month. Akin ka, hindi na kita pakakawalan. Mahinang sambit ni Jessica habang hinahaplos niya ang gwapong mukha ni Abel. Mabilis siyang lumayo nang gumalaw ng bahagya ang binata. Aray! Mahinang daing ni Abel. Dahan-dahan siyang bumangon at nilibot ang kanyang paningin sa buong silid. Nasaan ako? Anong kailangan niyo sa akin? Mariin na tanong niya. Hi Abel, I'm Jessica, but you can call me baby if you want. Nakangiting biro niya. Napapikit ng Mariin si Abel nang makilala niya ang babae. Kilalang kilala niya ang dalaga dahil sikat ito at palaging siya ang laman ng balita. Nagtataka siya kung bakit pinadukot siya nito dahil wala naman siyang atraso kay Jessica. Kailangan ko nang umalis. Natatarantang sad niya. Tsaka lang niya naisip na nasa kalagitnaan pala siya ng misyon kanina nang biglang may dumukot sa kanya. Oops, walang aalis. Dito ka lang. Boss, sinasabi ni Jessica. Kailangan kita, Abel. Simula ngayon, ikaw na ang personal bodyguard ko. Wala akong panahon sa mga kalokohan mo, ma'am. Please lang, pakawalan mo na ako dahil may importante pa akong gagawin. Nagtitimpi na sabi niya. Kanina pa nakatingin ang binata sa naka-expose na dibdib ni Jessica. Gusto niyang sunggaban ang masarap na putahe na nakahain sa kaniyang harapan. Subalit, pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang bastusin ang dalaga at baka ma-turn off ito sa kanya. Matagal na niyang crush si Jessica. High school pa lang siya noon ang magkagusto siya sa masungit na dalaga. Titriplihin ko ang dating sahod mo. Ayaw mo pa rin ba? Seryosong tanong ni Jessica. Natigil si Abel sa kanyang kinaroroona nang marinig niya ang offer ng dalaga. Kailangan niya ngayon ng pera dahil labas-masok ang kanyang ina sa ospital. At may kapatid din siyang pinapaaral. Sige na nga, pero kailangan ko munang tapusin ang misyon ko. Kailan ba ako magsisimula? Lihim siyang napangiti nang makita niyang kumislap ang nakakaakit na mga mata ng dalaga. Okay, bilisan mong tapusin ang misyon mo. Kung okay lang sa'yo, gusto ko bukas na. Para naman, malandi na kita, mabantayin mo na ako. Natatawa na sambit niya. Mahina niyang kinurot ang kanyang kamay dahil umaandar na naman ang pagiging malandi niya. Mas lalo siyang naglaway sa binata dahil siya ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Ang lalaking nakakuha sa pagkabirhin niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapantasya nang biglang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Anak, nandyan ka ba sa iyong silid? Mahinang tanong ni Lorenzo. Mabilis na kumilo si Jessica at pinasuot niya ng hoodie jacket si Abel. Nilagyan niya rin ng lipstick ang labi ng binata. Baka kasi hindi na makalabas ng buhay si Abel kapag nalaman ni Lorenzo na may tinatago siyang lalaki sa kaniyang silid.
Teka, anong ginagawa mo sa akin? Nandidiri niyang pinunasan ng labi nito subalit pinahiran ulit ni Jessica ng lipstick ang labi niya. Mapapagalitan ako pag nakita ni Daddy na may lalaki akong kasama dito. Kailangan mo magpanggap na bakla para hindi ka niya bugbugin. Nang makitang mukhang bakla na si Abel, binuksan na niya ang pintuan sa kanyang silid. Good evening, Daddy. Si Christiana pala, kaibigan ko. Nakangiwi nitong saad. Pinandilatan niya si Abel nang makitang hindi ito gumagalaw sa kanyang pwesto. Sanen niya sa niya pa itong sumabay lang sa trip niya. Christiana, bakit pang babayang pangalan niya, ilalaki naman siya? At bakit may kasama kang lalaki? Naging seryoso na ang mukha ni Lorenzo. At sa anumang oras ay handa na siyang sapakin ang lalaking kasama ng kaniyang anak. Labagman sa kalooban ni Abel na magpanggap na Becky, ginawa niya ito dahil ayaw niyang mapagalitan si Jessica. Maarte siyang tumayo at pakending-kending na lumapit kay Lorenzo. Sinamahan niya pa ito ng kunwaring paghawi sa imaginary long hair niya. Good evening po, Tito. Pasensya na po kung nandito ako ngayon sa silid ni Jessica. Ako nga pala si Christiana, ang magandang Becky sa balat ng lupa. Christian sa umaga, Christiana sa gabi. Matinis nitong sabi. Hindi niya napigilan ni Jessica na humagalpak ng tawa dahil nakakatawa talaga ang binata. Para itong nabudbura ng asin kung kumilos. Pati ang daddy niya ay tumatawa rin sa tabi nito. Pasensya na, iho. Ay, iha pala. Akala ko kasi may ginagawa na kayong kababalaghan ng anak ko. Siya nga pala. Ang brusko ng katawan mo pero pusong babae ka pala. Komento ni Lorenzo. Oh my God, Tito. Sexy ang katawan ko, hindi brusko. Tsaka anong kababalaghan? My gosh, nakakadiri. Lalaki pa rin po ang gusto ko, hindi babae. Maarte at tila nandidiri na pahayag ni Abela. Oh, my bad. Sige na, hindi ko na kayo istorbohin. Napadaan lang talaga ako dito para tingnan ang kalagayan ng anak ko. Nice meeting you, Christiana. Natatawa na sad ni Lorenzo sa kaibigan ng kaniyang anak. Pag-alis ni Lorenzo ay siyang pagtawa ng malakas ni Jessica. Halos sumakit ang tiyan niya sa kakatawa. Paano ba naman kasi? Nakakatawang pagmastan si Abel. Nakalimutan niyang pansamantala ang kaniyang problema dahil sa binata. Tumigil ka na nga sa katatawa. Saad niya habang pulang-pula ang buong muka. Hiyang-hiya si Abel sa pinaggagawa niya kanina. Paano ako magiging bodyguard mo kung pinakilala mo kung bakla sa amo mo? Hindi ka naman niya mamumukaan dahil taging lampshade lang ang nagsilbing ilaw natin kanina at malabo na ang mata ni Daddy. Kinaumagahan, excited na naligo si Jessica. Hindi na siya makapaghintay na makasama ang kaniyang bodyguard na si Abel. Pati ang katarayan ng kaniyang stepsister ay hindi niya pinansin dahil good mood siya. Nang dumating si Abel, ay nakaalis na ang kaniyang ama kaya mamayang gabi na lang niya ipapakilala ang binata. Halos tumulo ang laway ng kaniyang stepsister nang makita niya si Abel. Gusto niyang sabunutan si Sarah dahil mukhang pinagnanasahan niya ang bodyguard nito. Hi! Bago ka lang dito? Malanding tanong ni Sarah kay Abel. Matalim na tinignan ni Jessica ang kaniyang stepsister. Hoy Sarah, ang aga-aga naghahasik ka na naman ng lagim. Huwag mong igaya sa mga lalaki mo si Abel. Hindi ka niya papatulan. Imbier nang sabi niya. Excuse me, baka ikaw ang hindi papatulan. Tingnan mo ang sarili mo, ang liit ng boobs mo tapos hindi ka pa marunong mag-ayos ng sarili mo. Pang-iinsulto ni Sarah sa kanya. Hoy babae, kahit naman flat ako ay titigasan pa rin si Abel at saka nag-aayos ako ng sarili ko, no? Hindi lang kagaya sa'yo na parang coloring book ang ituring mo ang mukha mo. Saad niya. Mahinang napatawa ang kanilang mga kasambahay dahil totoo naman ang sinabi niya. Nasobrahan ng makeup ang kanyang stepsister at kulang na lang iligo nitong foundation sa kaniyang mukha. Naiinis na nag-walk out si Sarah. Kaya naging tahimik ulit ang buong mansyon. Sorry for that, pero masasanay ka rin dahil araw-araw mo matutunghayan ang bangay namin ni Sarah. Saad nito sa binata. Titigasan ha? Pang-aasar niya sa dalaga. Hoy, joke ko lang yon. Tsaka bakit ka late? Nakasimangot na tanong niya.
Pasensya na. Dinalo ko pa kasi si Mama sa ospital. Bis na bis ka. May lakad ka ba ngayon, Ma'am? Oh my God, late na ako. Ano pang tinutunghanga mo dyan, Abel? Tara na! Halos paliparin ni Abel ang sasakyan ng kanyang amo dahil kanina pa ito nagre-reklamo. Panaysabi kasi ng dalaga na ang kupad niyang kumilos at minus 10 points ito sa kanya. Hindi rin nakatakas sa kanyang pandinig na ang hat at yami niyang tingnan sa outfit niya na siyang nagpapula sa kanyang buong muka. Ma'am, nandito na po tayo. Tipid na sambit niya. Nang makalabas si Jessica sa kanyang sasakyan, ay biglang hinila siya ng isang lalaki. Napahiyaw siya ng malakas nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barela. Abel! Abel! Sigaw niya sa kanyang bodyguard. Nanlilisik na tinignan ni Abel ang mapangahas na lalaking humila kay Jessica. Dahil mabilis kumilos ang binata, hindi man lang namalayan ng lalaki na nasa likuran na niya si Abel. Akala ko, tuluyan na niya akong madadala sa loob ng van. Takot na sambit nito. Hindi ko hahayaan na makuha kanila, Ma'am. Dadaan muna sila sa akin bago kanila makuha. Matigas na bulong ni Abel sa kanya. Oh, sweet naman yung bodyguard ko. Dahil dyan, may free kiss ka na matatanggap sa akin. Pabirong sabi ng dalaga. Nasa na, Ma'am? Kailangan ko ng lakas para patumbahin ang natitirang tatlong lalaki. Mabilis niyang hinalikan si Abel sa pisngi at rumihistro ang takot sa kanyang muka nang makita niyang may nakaabang sa kanila na tatlo pang lalaki. Mahigpit ang hawak niya sa braso ng kanyang bodyguard na tila ayaw niyang pakawalan ito. Sige, maglandian lang kayong dalawa dyan habang may oras pa kayo. Dahil mamaya, hindi mo na masisilay na buhay ang iyong bodyguard, mahal na prinsesa. Nakangisi na sabi ng lalaking sobrang dilaw ng ngipin. Kayang-kaya ko silang tatlo, Ma'am. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Diyan ka lang. Tuturuan ko lang ng leksyon ng mga lalaking to. At aalamin ko kung sinong boss nila. Usal ng binata. Manghang-mangha siyang nanood kung paano patumbahin ni Abel ang tatlong lalaki. Habang abala ang binata sa pakikipagsuntukan sa mga lalaki, panay-cheer siya sa kanyang bodyguard. Napansin niyang napapangiti si Abel kaya sumigaw siya ng malakas. Focus, Abel! Para kang tanga dyan ang umingiti habang nakikipagsuntukan. Ganyan nga. Sige pa, suntukin mo pang lalaking yan. Gigil pang sambit niya. Sa presinto ang bagsak ng mga lalaking nagtangkang dumukot sa kanya. Hindi rin nila nalaman kung sino ang boss ng mga ulupong dahil hindi raw nila ito kilala at tanging sa tawag lang sila nag-uusap. Doble ingat siya ngayon at mas lalong humigpit ang siguridad sa kaniyang pamilya. Pati ang kanyang stepsister ay may bodyguard na rin. Pagbalik ni Jessica at Abel sa kumpanya, ay agad na niyakap ni Lorenzo ang dalaga. Alalang alala siya sa kaniyang anak. Nagsalubong ang kilay ng matandang lalaki nang makita niya ang lalaking nasa likuran ng kaniyang anak. Ngayon lang niya kasi itong nakita na kasama ni Jessica. Daddy, si Abel Marasigan nga pala. Personal bodyguard ko. Pakilala niya sa binata. It's nice meeting you, Mr. Abel Marasigan. I hope you will do your best to protect my daughter. Seryosong sambit niya. Makakaasa po kayo, sir. Walang galos at hindi mapapahamak ang anak niyo kapag akong nagbantay sa kanya. Makahulugan na sambit ng binata. Lahat gagawin niya para lang maging ligtas si Jessica kahit pabuhay niya ang kapalit. Kinikilig at tila nasa alapaap si Jessica. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Abel, gusto niyang dambahin ng yakap ang kaniyang bodyguard, subalit baka maggalit ito dahil masyado siyang touchy. Ayaw niya namang masabihan na malandi o haliparot dahil lang sa mga kinikilos niya. Gusto niyang ibulsa si Abel dahil lahat ng babaeng empleyado sa kanilang kumpanya ay napapasulyap sa gawin ng binata. Naisip niyang mas maganda kung mag-face mask na lang siguro si Abel para wala ni isang babae ang magkagusto sa kanya. Abel, dito ka lang sa tabi ko. Tsaka ka lang lalabas pag lalabas na ako. Masungit na sambit niya nang makarating sila sa loob ng kaniyang opisina. Mabuti na lang at hindi na siya kinulit ng kaniyang ama. Ang hot niyo pala kapag nagsusungit kayo, Ma'am. Nangingiting usal ng bodyguard niya. Hoy lalaki! Huwag mo kong lalandiin ngayon dahil baka hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko.
Later mo na lang ako landiin. Christiana. Umasim ang mukha ni Abel pagkatapos siyang tawagin na Christiana ni Jessica. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa niya kagabi. Parang gusto niyang maglaho bigla na parang bula. Ma'am naman, Abel po ang pangalan ko, hindi Christiana. Ang galing mo talaga kagabi. Paniwalang paniwala si Daddy. Ikaw ah, may tinatago ka palang ganung talent. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa tuwing inaasaran niya si Abel. Marami akong talent, ma'am. Gusto mo bang ma-discover ang iba? Mapaglarong tanong ni Abel sa kanya. Natigil ang kanilang paghaharutan nang biglang bumukas ang pintuan sa kaniyang opisina. Gulat na napatingin ang kaniyang kaibigan sa lalaking nasa tabi niya. Sinanyasan niya si Rana na huwag maging madaldal at baka kung ano pa ang lumabas sa bunganga ng kaniyang kaibigan. OMG! Hoy Jessica, may kasama ka palang hot fafa. Hoy, kaya pala hindi kita makontak ng ilang araw dahil nag-i-enjoy ka pala sa kasama mo. Malisyosang sambit ng kaniyang kaibigan. Rana! Banta niya sa dalaga. Ang yummy, Jessica! Wow! Ang laki rin ng alaga niya. Siguro magaling to sa kama. Walang preno na sabi ni Rana. Hiyang-hiya si Jessica sa mga pinagsasabi ni Rana. Bago pa magsalita ulit ang kaniyang kaibigan ay tumayo na siya at hinila si Rana palabas sa kaniyang opisina. Gusto man niyang makasama ng matagal ang kaniyang kaibigan subalit mas gusto niyang maglaho na lang ito sa kaniyang harapan. Mabuti na lang at umalis din ito pagkatapos nilang mag-usap ng ilang minuto. Pasensya ka na sa kaibigan ko, masyado kasing pasmado ang bunganga niya. Hinging paumanhin niya kay Abel nang makabalik siya sa loob ng opisina. Okay lang ma'am, nagsasabi naman ho siya ng totoo. Hoy lalaki, wala namang katotohanan ng mga pinagsasabi niya. Bakit? Magaling ka ba talaga? Nang aasar na tanong niya. Subukan natin para malaman mo. Malanding sagot ni Abel. Che, dun ka nga muna sa sofa. Magtatrabaho lang ako dito. Ang dami mong satsat kaya nawawalan ako ng focus sa ginagawa ko. Seryosong nagtrabaho si Jessica buong maghapon. Alas 7 na ng gabi nang sila'y umuwi ni Abel. Stay in ang binata sa kanilang mansyon at sa Linggo naman ay rest day nito. Habang nagpapahinga ang dalaga, isa-isang binasa ni Abel ang mga death threats na natanggap ng kaniyang amo sa araw na ito. Napansin niyang isa lang ang taong nagpapadala kay Jessica. Dahil ayaw niyang matakot ng husto ang dalaga, hindi niya binanggit na may nagpadala na naman ang death threat sa kanya. Dahil namamahay si Abel, hindi agad siya nakatulog sa gabing yon. Nakatitig siya sa kisame ng may biglang lumitaw na babae sa kaniyang gilid. Ah! Multo! Tulungan niyo ako! Multo! May multo! Sigaw niya at mabilis na kumaripas ng takbo. Natalisod pa siya dahil sa pagmamadali. Hoy! Hindi ako multo! Ako lang to! Natatawa na sambit ni Jessica. Huwag kang magpanggap dahil alam kong multo ka! Huwag mo ko nilangin! Takot na sabi niya. Dahil wala na siyang matakbuhan, nilapitan siya ni Jessica. Putlang-putla at nanginginig sa takot ang binata nang hawakan siya ng dalaga. Hindi niya rin namalay na nakaihi na pala siya sa kaniyang boxer short. Oh my God, Abel! Hoy! Gumising ka! Natatawa na sabi ni Jessica nang mawalan ito ng malay. Nanlaki ang kanyang dalawang mata nang makitang basa ang boxer short ni Abel. Tumutulo pa sa sahig ang ihi nito. Hindi na napigilan ni Jessica na pagtawanan ang binata at kinuhanan niya rin ito ng video. Pati ang nabulabog na mga kasambahin nila ay natawa rin sila dahil hindi nila akalain na matatakotin pala ang binata. Abel! Gising na! Tinapik at niyugyug niya ito ng malakas kaya nagising na ang binata. Anak ng tinapa, ba't basa ang short ko? Nagtataka na tanong nito. Love trip kang lalaki ka? Wala ka pala eh. Multo lang pala magpapatumba sa'yo. Sino bang hindi matatakot? Ibigla-bigla kang lumilitaw sa harapan ko. Tapos nakasuot ka pa ng maluwag na puting bestida. Ano ba yung nasa mukha mo? Nang dahil dyan, mukha ka talagang white lady. Ah, ito ba? Facial mask to. Gusto mo rin bang lagyan ko rin ang mukha mo?
Napasabunot na lang si Abel sa kanyang buhok dahil sobrang nakakahiya ang nangyari sa kanya kanina. Mahina niyang pinangaralan ang kanyang sarili. Kung bakit ba kasi takot siya sa multo at hindi sa tao. Hindi takot makipagyera pero kapag nakakita ng multo, naiihian ito ang kanyang salwal. Kung minamalas nga naman. Bakla! Pang-aasara ni Jessica sa kanyang bodyguard. Dalawang linggo na ang lumipas subalit hindi pa rin niya nakalimutan kung paano naihian ni Abel ang salwal nito. Sa tuwing nai-stress siya sa trabaho, iniisip niya lang ang pangyayaring yon at parang magic na bigla-bigla na lang gumagaan ang pakiramdam niya at hindi pa rin siya tumitigil na asarin ito at tinatawag na bakla. Nagulat siya nang siilin siya ng halik ni Abel at kinagat pa nito ang kaniyang labi. Oh, ba't tumahimik ka? Sino ngayon ang bakla? Nakangisi na tanong ng binata. Gosh! Magnanakaw ng halik! Hysterical niyang sabi. Pero okay lang, dahil yummy ka naman. Isang landi mo pa sa akin, sa kama ng bagsak nating dalawa. Hoy, dalagang Pilipina ako, Abel. Pinisil ng binata ang kaniyang pisngi at pinupog ito ng halik sa buong mukha niya. Tama talaga na kinuha niya si Abel na maging bodyguard niya dahil may extra service itong ibinibigay. Binabantayan siya plus nilalandi pa. Sinong hindi masisiyahan kung sagana siya sa halik? Bakit mo pala ako pinatawag, ma'am? Masyado ka namang formal, Abel. Nahalikan mo na nga ako tapos ma'am pa rin ang tawag mo sa akin. Kung tayo lang, pwede mo akong tawaging baby. Ma'am, please lang. Lalaki po ako. Nasa silid mo ako ngayon, Jessica. Baka hindi ako makapagpigil at itali kita dyan. Kanina pa kasi naaakit si Abel sa 90s na suot ng dalaga. Ang wild mo naman masyado. Anyway, magpapatulong sana akong buhatin to. Tinuro niyang sofa sa gilid ng kaniyang silid dahil nais niyang ibahin ang pwesto nito. Pagkatapos nilang maayos ang sofa, ay nagpahinga sila saglit. Hindi pa umalis ang kaniyang bodyguard sa kaniyang silid kaya bigla siyang nakaisip ng kalokohan. Dahan-dahan niyang itinaas ang suot niyang 90s kaya sunod-sunod na napalunok si Abel. Mission? Success! Mahinang sambit niya. Abel! Ang sakit ng paa ko! Pwede bang hilutin mo ko saglit? Diyos mio, Santissima! Tukso! Layuan mo ko! Napadasal nang wala sa oras ang binata. Abel! Hilutin mo na! Malambing niyang saad. Malakas na napabuntong hininga si Abel dahil napigtas na ang kaniyang pasensya. Bahala na, sambit nito sa kaniyang sarili. Kung kanina nasa palang niya ang kamay ni Abel, ngayon naman ay kung saan sana ito naglalakbay. Excited at puno ng pananabik si Jessica sa kung anong mangyayari sa kanilang dalawa ng kaniyang bodyguard. Finally, mararamdaman niya ulit ang commander ni Abel sa kaniyang kuweba. Ang malanding dalagay na tupok na sa apoy. Hindi man lang niya namalaya na nasa ibabaw na niya si Abel. Halos mabaliw na silang dalawa sa sarap at malapit na nilang maabot ang langit nang may marinig silang sunod-sunod na katok galing sa labas. Parang walang balak si Abel na tumigil kaya naman malakas niyang pinalo ang binata. Abel! Si Daddy nasa labas! Yari tayong dalawa kapag naabutan niyo tayo sa gantong ayos! Anak ng tinapa, hindi ko pwedeng itigil to, Jessica. Malapit na ako. Saad niya. Dahil sa takot, pwersahan niyang tinulak si Abel. Ang kaninang sarap na kanyang nadarama ay napalitan ng paggabalisa. Nagmamadali siyang kumuha ng dress at pinasuot ito sa kanyang bodyguard. Tinago rin niya ang mga damit nilang nagkalat sa sahig. Pinasuot niya rin ang wig ang binata. Nang makitang ayos na silang dalawa, ay binuksan na niya ang pintuan. Daddy, ang wrong timing mo naman? Reklamo niya nang pumasok ang kaniyang ama. Bakit pawis na pawis kayong dalawa? E naka-full ang aircon. Nagtataka na tanong ni Lorenzo. Tinignan niya rin mula ulo hanggang paa ang kaniyang anak. Ah, si Christiana kasi Daddy. Gusto niyang magpakamatay kaya pinigilan ko siya. Ang bigat niya kaya nahihirapan akong hilahin siya papasok dito. Gusto niya kasing tumalon sa terrace. Lumambot naman ang mukha ni Lorenzo.
paniwalang-paniwala sa palusot ng kaniyang anak. Dahil dim ang lights at wala siyang suot na eyeglass, hindi niya namukaan si Abel. Oh, anong nangyari sa'yo, Christiana? Napakurap silang dalawa ng kaniyang ama nang biglang naglupasay sa sahig si Abel at umiiyak ng malakas. Nalaglag ang kaniyang panga dahil ang galing ng bodyguard niyang umarte. Tito, hiniwalay na ko ng boyfriend ko. Hindi ko kahing mabuhay nang wala siya. Ang sakit-sakit. Binigay ko naman ang lahat pero hindi pa rin ako sapat. Ano ba ang kulang sa akin? Humihikbi nitong tanong at parang batang nagpapagulong-gulong sa sahig habang tumutulo ang sipon. Parang mauutot si Jessica sa pagpipigil na huwag tawanan ang kaniyang bodyguard. Kung naging artista lang si Abel, best actor siguro ito taon-taon. Grabe, wala siyang masabi sa acting ng binata. Tito, mahal na mahal ko talaga siya. I can't live without him. Sunod-sunod niyang pinalo ang sahig at bigla-bigla na lang siyang iiyak ng malakas. Kaya naaawa tuloy si Lorenzo sa kanya. Anak, mukhang wrong timing nga talaga ako. Sige na, alis na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Mukhang kailangan ka talaga ng kaibigan mo. Pagsara ng pintuan ay sinubsob ni Jessica ang kaniyang mukha sa unan at saka siya tumawa ng malakas. Halos maiyak at sumakit ang tiyan niya sa kakatawa. Hindi may pinta ang mukha ni Abel nang siya'y tumayo at tinanggal ang suot nitong wig. Napapaisip siya kung ilang beses ba niyang ipapahiya ang kaniyang sarili. Wow! Iba ka talaga, Abel Marasigan. Ikaw ang pinakadabes na bodyguard ko. Pwede na! Pwede ka nang mag-artista! Sinundot-sundot pa niya ang tagiliran nito. Huwag mo akong asarin, Jessica. Bitin na bitin ako. Masungit niyang sabi. Hoy, lalaki. Hindi lang ikaw ang bitin. Dahil ako rin. Sa susunod, mag-hotel na lang tayong dalawa para walang storbo. Wala nang susunod, Jessica. Palagi mo na lang akong binibitin at inuutusan na maging Kristiyana. Nilambing niya ang nagtatampong si Abel at buong magdamag silang magkayakap. Doon na rin natulog ang binata sa kaniyang silid bilang pambawi at premyo sa pagiging mahusay nito sa pag-arte. Sa sumunod na araw, napansin ni Abel na parang may kakaiba sa ikinikilos ng stepmother at stepsister ni Jessica. Dahil kahina-hinala ang dalawa, lihim niyang sinundan at inimbestigahan ang dalawang babae. Nahuli niya kasi ng isang beses na may kausap ang stepmother ng kaniyang amo na isang lalaki at mukhang adik sa labas ng kanilang mansyon. Nang makumpirma niyang tama ang kanyang hinala, agad niyang sinabihan si Jessica. Sweetheart, kilala ko na kung sino nagpapadala sa'yo ng mga death threats. Sino? Ang stepmother at stepsister mo. Seryosong sambit nito. Hindi makapaniwala si Jessica. Wala naman siyang ginawa sa kanila at naging mabait ito sa kanilang dalawa. Nangihina siyang napaupo sa sahig at malungkot na tinignan si Abel. Agad naman siyang niyakap ng binata at puno ng pag-iingat na hinaplos ang likod nito. Ang paplastic nila. Hindi ko akalain na magagawa nila sa akin to. Kahit hindi ko sila gusto, itinuring ko silang pamilya. Tapos ganito lang palang isusukli nila sa akin. Hindi ka safe dito, sweetheart. Mas maganda siguro kung dun ka muna sa kondo ko tumuloy. Baka kasi may gawing masama ang evil stepmother nito kay Jessica kapag day off niya. Tuwing Linggo kasi ay dumadalaw siya sa kaniyang pamilya. Ayoko. Hindi ko kayang iwan si daddy dito. Lalo na't nalaman kung sila palang nagpapadala ng death threat sa akin. Baka kung anong gawin nila sa aking ama. Sambit ni Jessica. Kung pwede lang palayasin niya si Sarah at Minerva, ay ginawa na niya. Subalit alam niyang hindi papayag ang kaniyang ama dahil mahal na mahal niya ang babaeng yon. Magtiwala ka sa akin. Walang mangyayaring masama sa daddy mo. Binilin ko sa mga bodyguard niya na bantayin siyang maigi. I can't risk your safety, sweetheart. Kalaunan, napilit din siya ni Abel na lumipat sa kondo ng binata. Ang paalam niya sa kaniyang ama ay doon muna siya titira sa kondo ni Christiana sa Makati. Hindi naman siya inusisa ng kaniyang stepmother at stepsister dahil mukhang masaya silang aalis siya sa kanilang mansyon. Hindi niya lubos akalain na
Ganun na lang katindi ang galit ni Minerva sa kanya. Kung tutuusin ay dapat ngang magpasalamat sa kanyang ginang dahil buong puso niya itong tinanggap bilang pangalawang asawa ng kanyang ama. Alam mo, para tayong mag-asawa sa setup nating dalawa. Ang swerte mo talaga dahil palagi mong nasisilayan ng ganda ko. Swerte talaga. Ikaw ba naman ang pagsilbihan ng isang Jessica Kate Valderrama? Tapos ang sarap ang magluto. Sweet, maalaga, at higit sa lahat, magiging future missis ko pa. Hindi lang simpleng pagkagusto ang nararamdaman ni Abel para sa dalaga. Habang tumatagal, mas lalo siyang napamahal kay Jessica. Isang araw, nagising na lang siyang mahal na niya si Jessica, ang babaeng kinababaliwan niya simula high school hanggang ngayon. Bolero ka talaga. Hinding-hindi mo ako madadala sa mga matatamis mong salita. Sweetheart, total may nangyari na sa atin at alam kong mahal natin ang isa't isa. Pwede bang manligaw? Mahal na mahal kita, Jessica. Ayokong hanggang landian lang tayo. Gusto ko may label tayong dalawa. Ano ba? Masyado mo naman akong pinakikilig. Pero, totoo ba na mahal mo ako? Kahit alam naman niyang seryoso sa kanya si Abel, gusto niya pa rin itong tanungin. Gusto niyang siguraduhin ang nararamdaman nito para sa kanya. Seryoso ako, Jessica. Handa akong gawin ng lahat para lang makuha ang matamis mong oo. Masaya at tahimik ang buhay ni Jessica sa piling ni Abel. Mabuti na lang at hindi nagdududa ang kaniyang ama sa kanya. Mag-isa siya ngayon sa kondo ni Abel dahil may importante lang itong pinuntahan tungkol sa trabaho niya bilang secret agent. Dahil seryoso at sincere sa kaniyang binata, sasagutin na niya ito mamaya. Ayaw na niyang magpakipot dahil mas malinaw pa sa tubig ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nanonood siya ng telebisyon nang biglang may nag-doorbell sa labas. Wala naman siyang inaasahang bisita o delivery, kaya nagtaka siya. Pero bigla niyang naisip na baka dumaan ang katrabaho ni Abel, kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan. Napatras siya nang makitang may hawak na kutsilyo ang lalaki. Tulong! Sigaw niya nang pumasok ang lalaking nakasuot ng mask. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Abel, subalit bigla itong nahulog sa sahig. Huwag kang lalapit. Magaling akong magkarate. Sige ka, gusto mo bang mabalian ang buto? Pilit niyang pinalamig ang boses niya para lang masindak ang lalaking nais siyang saktan. Talaga? Sample nga? Hamon ng lalaki. Parang gangster na pinatunog ni Jessica ang kanyang leeg at kamay. Kahit hindi siya sigurado sa postura niya, confident pa rin itong humarap sa lalaki. Bahala na. Mabuti na lang at nanonood ako ng action movies, kaya may alam ako sa moves nila. Mahinang saad niya. Mabilis niyang sinuntok at tinuhod ang lalaki nang makitang nakatitig ito sa kaniyang dibdib. Namilipit sa sakit ang lalaki at napahiga ito sa sahig. Ayan ang napapalamong manya ka! Sino ka ba? Bakit ka nandito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nasaan si Marasigan? Nauutal nitong tanong. Si Abel ang sadya mo rito? Wala siya. Bumalik ka na lang bukas. Alis na kung ayaw mong gulpihin kita. Sa tingin mo, matatakot ako sa'yo? Hoy, babae ka lang. Lalaki ako. Tatayo na sana ang lalaki, subalit biglang dumating si Abel. Binugbog niya ito hanggang sa manghina ang kalaban niya. Tinawagan ng binata ang kaniyang kasamahan sa organisasyon para kunin ang lalaking pumasok sa unit niya. Okay ka lang? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalala na tanong niya at sinipat ang buong katawan ni Jessica. Okay lang ako. Hindi naman niya ako nasaktan kasi nauna ko siyang napatumba. Mukhang kailangan ko na ulit manood ng action movies para naman mahasa ang moves ko. Sambit ng dalaga. Mahigpit siyang niyakap ni Abel at hinalik-halikan ang buhok nito. Mukhang nag-alala ng sobra ang binata sa kanya. Abel, may sasabihin pala ako sa'yo. Huwag kang magbibigla, ha? Ano yun, sweetheart? Inakay niya ang dalaga at pinaupo sa kaniyang kandungan. Yes na, Abel. Sinasagot na kita.
girlfriend mo na ako. Masayang pahayag niya. Halos magtatalo naman si Abel dahil sa sobrang saya. Dahil ngayon ay opisyal na ang kanilang relasyon. Isang buwan na siyang hindi umuwi sa mansyon at hindi alam ng kanyang ama na may boyfriend na siya. Sikreto lang ang relasyon nila ni Abel dahil ayaw niyang paghiwalayin silang dalawa ni Lorenzo kapag nalaman itong boyfriend niya ang kanyang bodyguard. Hindi naman nagreklamo ang kanyang kasintahan kung secret lover siya nito. Basta ang importante, mahal nila ang isa't isa. Pinakilala rin siya ni Abel sa kanyang ina at kapatid kaya tuwang-tuwa siya. Magaan ang loob ni Jessica sa pamilya ng kanyang kasintahan. Close na rin niya ang kapatid at mama ni Abel. Sabi pa nga ng ginang ay botong-boto siya sa kanya. Sweetheart, ang daya mo. Nakasimangot na reklamo ni Abel. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako palang naka one night stand mo nun? Tapos ikaw pang nagligtas sa akin ng maaksidente ako sa kalagitnaan ng mission ko nun. Alam mo na? Paano mo nalaman? Nakausap ko ang kaibigan mo. Kinakamusta ka niya. Tapos, daldal siya ng daldal. Hanggang sa nabanggit niya sa akin ang sekreto mo. Nadula siya, sweetheart. Humanda talaga sa akin ng babaeng yun. Kahit kailan talagang daldal niya. Pasensya na kung hindi ko masabi-sabi sa'yo. Gusto ko kasing maalala mo ako ng kusa. Pasensya na kung hindi kita naalala na ikaw ang babaeng nakauna sa akin. Tapos nang iniligtas mo ako sa aksidente, hindi ko makita ng maayos ang mukha mo nun dahil masyadong madilim. Mukhang si Jessica talagang itinadhana para sa kanya. Dahil kahit anong mangyari, pilit silang pinagtatagpo ng tadhana. Pinangako niya sa kanyang sarili na mamahalin at poprotektahan niya si Jessica habang buhay. Handa siyang ibuwis ang buhay niya para lang mailigtas ang kanyang sinisinta. Naglalampungan si Jessica at Abel nang tumawag si Lorenzo. Pinapabalik na siya sa kanilang mansyon dahil may importante silang pag-uusapan ng kanyang ama. Kinakabahan at mukhang may hindi magandang mangyayari mamaya. Iyon ang nararamdaman niya subalit ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Sweetheart, kailangan nating bumalik sa mansyon ngayon din. Sabi kasi ni Daddy may urgent meeting kaming dalawa. Nag-aalala si Jessica at baka may alam na ang kaniyang ama tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Abel. Kaya pinapatawag siya ngayon sa mansyon. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Pagdating natin doon, ngumiti ka lang. At huwag kang masyadong tingin ang tingin sa akin. Baka mahalata ng Daddy mo pero kung akong tatanungin, mas gusto kong malaman niya kung anong namamagitan sa ating dalawa. Pero naiintindihan naman kita, sweetheart, kung saan ka mapapanatag. So, suportahan kita. Pasensya na kung wala akong lakas ng loob na magtapat kay Daddy. Sa totoo lang, hindi mo deserve to. I'm sorry, sweetheart. Gustong-gusto kong ipangalandakan sa publiko na boyfriend kita. Pero baka kung anong gawin sa'yo ni Daddy at sa pamilya mo. Kilala ni Jessica ang ama nito. Gagawin niyang lahat para lang sirain ang relasyon nilang dalawa ni Abel kapag nalaman niyang hindi mayaman ang kasintahan niya. Nang makarating sila sa mansyon, napansin niyang may bisita ang kaniyang ama. Dali-dali siyang pumasok at sumunod lang sa kaniya si Abel. Binati niya agad ang ama nito at pati na rin ang kanilang bisita. Anak, you're here. Siya nga pala si Peter, anak ni Kumpadre Salito, na business partner ko. Nagtataka siya kung bakit nandito ito ngunit hindi na lang siya nagtanong. Nginitian niya ito at binati dahil ayaw naman niyang maging bastos sa bisita ng kaniyang ama. Good evening, Jessica. Nice meeting you again. Malambing na sabi ni Peter. Same. Tipid niyang sagot. Napatingin siya sa gawin ni Abel na seryoso at sa lubong ang kilay na nakatayo sa gilid. Napansin din niyang nakakuyom ang dalawang kamay nito kaya pasimple niyang kinindatan ito. Nagsimula na silang kumain at tanging si Peter at ang kanyang ama lang ang nag-uusap. Naninibago rin siya sa katahimikan ni Sarah at Minerva. Paminsan-minsan ay sinusulipan niya si Abel at giningitian ito. Naagaw ang kanilang atensyon nang biglang tumikhim ang kaniyang ama.
lahat sila'y napatingin kay Lorenzo. Jessica, anak, masaya akong umuwi ka na. Ang tagal mo ring hindi dumalaw dito. Kaya kita pinauwi dahil gusto kong mamit mo ang iyong fiancé na si Peter. Nagulantang si Jessica sa sinabi ng kaniyang ama. Nahulog pa ang hawak nitong kutsara sa sahig. What, Dad? Fiancé? Yes, anak. By next week, ikakasal na kayong dalawa ni Peter. He's a good man, anak. Mabait, responsable, maginoo, at higit sa lahat. Hinding-hindi ka niya lolokohin. Magsasalita na sana siya, subalit sananyasan siya ng kaniyang ama na huwag niyang salungatin ang sinabi nito. Sa kabilang banda naman, nanlumo si Abel sa narinig niya. Dito niya napagtanto na ang layo talaga ng agwat nilang dalawa ni Jessica. She is out of her league. Kahit anong gawin niya, isang dukha pa rin ang tingin sa kanya ng ibang tao. Hindi siya mayaman tulad ng kanyang kasintahan, kaya imposibleng magugustuhan siya ni Lorenzo. Agad na nagpaalam si Jessica pagkatapos nilang mag-dinner ng kaniyang pamilya. Sinabi ng kaniyang ama na sa mansyon na lang siya matulog, subalit nagrason itong may importante pa siyang gagawin mamaya. Lumapit din sa kanya si Peter at hinalikan siya sa pisngi. See you tomorrow, love. From now on, masanay ka na sa akin. Sambit ni Peter. Tumango lang si Jessica at nagmamadaling lumabas ito sa kanilang mansyon. Tahimik at seryoso lang si Abel sa kaniyang tabi nang sila'y umalis. Tulala siya buong biyahe. Nag-iisip kung anong gagawin niya para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ni Peter. Hindi na niya mababago ang desisyon ng kaniyang ama, kaya gagawa siya ng paraan para suwayin ito. Abel, hindi ko alam na yun palang sasabihin sa akin ni Daddy, sweetheart. Malambing nitong tawag sa kaniyang kasintahan. Anong laban ko sa'yo, Jessica? Mahirap lang ako. Tapos hindi pa ako gusto ng ama mo. Malungkot niyang sabi. May laban ka sa kanya, Abel. Dahil ikaw ang mahal ko at ang gusto kong pakasalan. Papayag ka bang makuha ko ng lalaking yun? Siyempre hindi. Magkakamatayan muna kami bago kanya makuha sa akin. Hinding-hindi kita ibibigay sa kanya, mahal ko. Punong-puno ng pagmamahal na hinalikan niya ang noo ni Jessica. Kinabukasan, nag-withdraw agad ng malaking halaga ng pera si Jessica sa bangko. Pag-uwi niya sa kondo ni Abel, kinausap niya agad ang binata. Sweetheart, ano yung dala mo? Pera. Kailangan na nating umalis at pumunta sa liblib na lugar, Abel. Magtanan na tayong dalawa, sweetheart. Nagulat ng husto ang binata sa padalos-dalos na desisyon ni Jessica. Sigurado ka ba na gusto mong umalis? Paano ang daddy mo? Mag-aalala yun kapag nalaman niyang nawawala ka. Nakapag-desisyon na siya at walang makakapigil sa kanya. Mas gugustuhin niyang magtana na lang sila ni Abel kaysa matali sa lalaking hindi niya mahal. Seryoso ako, Abel. Magtana na tayong dalawa. Kung gusto mo, isama pa natin ang mama at kapatid mo sa lugar na pagtataguan natin. Disperada na siyang umalis at magpakalayo-layo. Bahala na kung magalit sa kanya ang kaniyang ama. Sige, pumapayag na ako, sweetheart. Alam mo naman na palagi kitang suportado sa lahat ng gusto mo. Pwede bang umalis muna ako? Kakausapin ko lang si mama at ang kapatid ko. Habang naghihintay ka sa pagbalik ko, ayusin mo na ang mga damit natin. Dadaan din ako saglit sa bangko para i-withdraw ang mga ipon ko. Lahat ng importanteng dokumento ay inilagay ni Jessica sa loob ng maleta. Pagkatapos niyang ilagay sa maleta ang lahat ng damit nila ni Abel, tinawagan niya si Rana upang sabihin ang kaniyang plano. Nag-transfer din siya ng 5 milyon sa account ng kaniyang kaibigan, just in case maubusan sila ng pera. Kay Rana siya kukuha para hindi siya matrace kung saan sila nagtana ni Abel. Bukas na bukas, aalis na sila. Baka kasi makatunog ang kaniyang ama sa binabalak niya. Oh, nakabalik ka na? Anong sabi ng mama mo? Sasama sila sa atin, sweetheart. Doon na lang mag-aaral ang kapatid ko. Sa lugar na pupuntahan natin. Saan pala tayo pupunta? Sa bukid nun, sweetheart. Doon tayo magtatago
at siya kong hindi tayo mahanap. May nahanap ng bahay si Jessica sa Valencia na pwedeng rentahan. Mabuti na lang at madali lang kausap ang may-ari kaya hindi na ito ibibigay sa iba. Naglalambing na niyakap siya ni Abel, kaya napangiti siya. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang kasintahan. Mababaliw siya kapag naghiwalay silang dalawa. Sweetheart, baka naman pwedeng ituloy na natin ang naudlot nun sa iyong silid. Kaya pala naglalambing kang lalaki ka, may kailangan ka pala. Nakasimangot na wika ni Jessica. Sus, parang hindi mo naman namiss ang commander ko. Maglaro daw kayo. Sabik na siya sa little Jessica niya. Kiniliti niya ang dalaga at inamoy-amoy ang leeg nito. Dahil malakas ang kiliti ni Jessica sa kanyang tagiliran, nagpumigla siya at aksidente niyang nasipa si Abel na pasubsob sa sahigang binata, kaya napasimangot ito. Hala, sorry sweetheart, hindi ko sinasadyang masipa ka. Ikaw naman kasi eh. Hindi mo na ako love. Grabe ka talaga sa akin sweetheart. Nakikipagharutan lang naman ako eh. Maktol niya na parang bata na naagawan ng candy. Imbis na aluin niya ang nagmamaktol na si Abel, binatukan niya ito. Ang sadista mo talaga. Isipin ko na lang na yan ang way of paglalambing mo. Madaling araw nang sila'y lumisan kasama ang mama at kapatid ni Abel. Naninibago ngunit namangha si Jessica nang makarating sila sa Valencia. Sadyang maganda talagang mamuhay sa probinsya. Simpleng bahay lang ang inupahan nila. Hindi naman siya maarte kaya kahit walang aircon ay nakakatulog pa rin siya ng mahimbing sa gabi. Sa mga araw na nagdaan, napagtanto niyang masaya palang mamuhay ng simple. Hindi man kalakihan ng bahay, kontento na silang dalawa ni Abel. Parang ayaw na niyang bumalik sa buhay niya noon. Mas gusto niya ang bagong buhay nila ngayon. Magandang umaga, sweetheart. Ganda natin na. Bola sa kanya ni Abel nang siya'y lumabas sa kanilang bahay. Magandang umaga rin sa iyo, sweetheart. Ang aga-aga na kahubad ka. Magdamit ka nga. Pinagtitinginan ka ng mga kapitbahay. Singhal nito. Selosa talaga. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Ikaw lang naman ang babae ko. Hindi na ako lilingon pa sa iba. Nag-flying kiss pa ito sabay kindat sa kanyang live-in partner. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Halika na nga dito. Kain na tayo. Ikaw na lang ang kulang sa hapagkainan. Ibinaba ni Abel ang hawak niyang palakol dahil nagsisibak ito ng kahoy kanina. Nangingiting sumunod siya kay Jessica. Itlog, ham, at tuyo ang ulam nila ngayon. Maya-maya ay mamamasada siya. Iyon ang trabaho niya dito sa probinsya. Samantalang ang kanyang ina, kapatid at si Jessica ay nasa bahay lamang ito tuwing namamasada siya. Akala ko ay hindi ka nag-uulam ng tuyo, iha. Sambit ni Flor ang ina ni Abel. Mukha lang po akong maarte pero hindi po ako mapili sa pagkain, ma. Maraming salamat nga po pala at sumama kayo sa amin ni Abel. Masaya po akong nandito kayong dalawa ni Isa. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo, anak. Ang bait mo talaga. Ang galing talagang pumili ng anak ko. Ako pa ba, mama? Siyempre, magaling akong kumilates. I love you, sweetheart. Kumakain si Jessica nang halikan niya ito sa noo. I love you too, sweetheart. O siya, kumain na tayo. Mamayang gabi mo na ako harutin. Makahulugan niyang sabi. Paminsan-minsan, nakikibalita siya kay Rana kung kumusta na ang kaniyang ama. Mabuti naman daw ang kalagayan ng kanyang ama at mukhang hindi pa niya alam na naglaya siya. Habang nasa bahay lang siya ay nagpapaturo siya kay Isa kung paano magluto ng ulam. Nung una, puro palpak, pero ngayon ay may improvement na. Her life is complete. Iyon ang pakiramdam ni Jessica. Hindi na siya malungkot tulad noon. Peaceful at masaya ang kanyang buhay dito sa probinsya kumpara sa buhay niya noong siya'y nasa kanilang mansyon. Wala na siyang death threats na natatanggap. Hindi na niya nakikita ang evil stepmother niya at higit sa lahat, walang gumugulo sa kanya ni reporters. Hello, my sweet family. Good evening. Nandito na si Abel, ang driver niyong sweet lover. Nasaan ang aking magandang sweetheart? Tanong niya sa kapatid nito. Nasa banyo ako, sweetheart. Naglalaba.
Mabilis na pumasok si Abel sa banyo para tulungan si Jessica. Sweetheart naman, di ba sinabi ko na ako na maglalaban ng damit natin? Ano ka ba? Kaya ko na to. Tsaka pagod ka araw-araw kaya ako na maglalaban ng mga damit natin. Napasinghap siya ng agawin ni Abel ang damit na nilalabhan niya. Ako na, sweetheart. Baka masugatan pa ang kamay mo. Tumayo ka na dyan at ako na dito. Hindi siya nakinig at inaga ulit niya ang damit kay Abel hanggang sa mapunit ito. Dahil sa inis, binato niya ng tabo si Abel at tinulak ito hanggang sa makalabas siya. Sige, subukan mong pumasok at hindi na kita paiis ko rin kahit kailan. Sige na, dun ka na muna sa sala at magpahinga. Malapit na akong matapos. Tulungan mo lang ako magsampay mamaya. Pagkatapos niyang maglaba, ay kumain na sila. Kwentuhan, tawanan at kamustahan ang nangyari habang sila'y nasa hapagkainan. Bagay na hindi niya naranasan nang siya'y nasa kanilang mansyon pa. Magaan ang pakiramdam at hindi stressful ang buhay niya ngayon kasama ang pamilya ni Abel. Pakiramdam niya ay bumata siya ng 5 taon dahil puro positive people ang nakapalibot sa kanya at araw-araw pa siyang tumatawa. Napag-isip-isip niyang aanhin mo naman ng maraming pera kung hindi ka naman masaya. Ang lalim naman ang iniisip natin, sweetheart. Biglang punas sa kanya ni Abel. Masaya lang ako, sweetheart. Tama talagang naging desisyon kong iwan ang marangyakong buhay. Maraming salamat, Abel. Dahil sobra-sobra mo akong pinasaya. Siyempre, gagawin ko talagang lahat para maging masaya ka at hindi ka magsisi na nagtanan tayong dalawa. Ayaw niyang iparamdam kay Jessica na mali ang pinili niyang desisyon. Pero kapag nakita niyang hindi na masaya sa piling niya ang kanyang minamahal, handa siyang palayain ito. Kahit pa, mahal na mahal niya si Jessica. Ganoon naman talagang pag-ibig. Hindi pinipilit at sinasakal. Abel, alam kong maaga pa pero gusto mo bang magpakasal na tayong dalawa? Makapangyarihan ng aking ama. Baka bukas o sa makalawa ay mahanap na niya tayo. Para naman kahit mahanap niya tayo, wala na siyang magagawa kapag nalaman niyang kasal na ako sa'yo. Pero kung gusto mo lang naman, nahihiyang sambit niya. Nagkukumahog na pumunta si Abel sa kanilang silid at kinuha ang singsing na tinago niya. Nasa Manila pa lang sila noon ay bumili na siya ng singsing para kay Jessica. Nang bumalik siya ay dahan-dahan siyang lumuhod kaya naiiyak siyang pinagmasda ni Jessica. Hindi ako mayaman, pero kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Kaya kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Pasensya na kung hindi ko napaghandaan pero sweetheart, will you marry me? Nanginginig ang tuhod niya dahil sa kaba na baka magbago ang isip ni Jessica dahil hindi masyadong romantic ang proposal niya. Oo, Abel. I will marry you, sweetheart. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Abel nang marinig niya ang masayang tinig ni Jessica. Nagpalakpakan naman sa gilid ang kanyang ina at kapatid na siyang saksi sa proposal niya. Para kay Jessica, isa ito sa pinakamasayang araw nilang dalawa ni Abel. Kahit walang masyadong surprise, na-appreciate niya pa rin ang effort ni Abel. Bukas na bukas, magpapakasal na tayo. May kilala akong judge dito na pwedeng magkasal sa ating dalawa. Pero huwag kang mag-alala, sweetheart, dahil matuto pa din ang dream wedding mo. Pero hindi muna ngayon. Gusto ko kasing ikasal tayo sa simbahan. Wika ni Abel. Ipapasikaso ko na ngayon ang kailangan nating dokumento kay Rana. Alam mo na, kailangan natin ng connection sa itaas para mas mapabilis at may kasal tayong dalawa bukas. Mabuti na lang at maraming formal dress na puti si Jessica, kaya may gagamitin siya bukas. Okay lang sa kanya kahit hindi bongga ang kasal. Hindi naman siya maarte. Kahit nga i-date siya ni Abel sa tusok-tusok, ay solved na siya. Kinabukasan, dumating si Rana. Dala-dala ang mga dokumentong kailangan nila para sa kasal. Maaasahan talaga ang kaibigan niya sa anumang bagay. Sa wakas, misis na kita Jessica Kate Balderrama Marasigan. Grabe ang kilig ko, misis. Abot hanggang sa ibang planeta. I love you. I love you, Jessica. Grabing kilig naman yan, mister ko. Mahal na mahal kita, Abel.
kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Excited na si Abel sa honeymoon na mangyayari sa kanilang dalawa ni Jessica. Nasa hotel sila ngayon at kung ano-anong posisyon na ang iniisip niya. Gagalingan niya talaga para may mabuo na sila ni Jessica. Habang kausap niya ang mga kaibigan nitong dumalo, ay pumunta na si Jessica sa kanilang room. Masakit na kasi ang paa nito dahil sa suot niyang heels. Nagpaalam naman siya sa mga bisita. Habang naghihintay kay Abel, ay kinuha niya muna ang romance novel na binabasa niya. Habang abala siya sa kanyang binabasa, ay dahan-dahan nang pumasok ang kanyang asawa sa kanilang kwarto. Maghubad ka. Basa nito. Malakas ang kanyang pagkakasabi kaya mabilis na sinunod ni Abel. Nakatagilid siya habang nagbabasa kaya hindi niya nakitang pumasok ang kanyang asawa. Wala nang saplot ngayon si Abel dahil sinunod niya ang sinabi ni Jessica. Napapangiti siya dahil ang wild ngayon ng asawa niya. Sa bagay, honeymoon naman nila kaya hindi na siya magtataka. Sumayaw ka ng sexy dance. Sayawan mo ko. Basa ulit ni Jessica. Namumula ang kaniyang pisngi dahil sa binabasa nitong romance novel. Nasa parte kasi siya ng kwento na may ginagawang kababalaghan ang mga bida. Sa kabilang banda naman, nagpatugtog si Abel at nilapitan niya ang kaniyang asawa. Parang macho dancer na sumasayaw-sayaw sa harapan ni Jessica. Todo giling siya at ginalingan niya lalo ang performance niya para maakit ang kaniyang asawa. Napatayo nang wala sa oras ang kaniyang misis at napanganga. My goodness! Anong ginagawa mo, Abel Marasigan? Gulat na gulat nitong tanong. Sinasayawan ka, misis ko. Ang wild mo pala, Jessica. Hindi ko alam na ganito palang gusto mo. Inis na sinigawan niya ang kaniyang asawa dahil mukhang nababaliw na ito. Hoy, lalaki! Hindi mo ba nakikita ang hawak kong libro? May binabasa ako at hindi para sa iyong linyang binabanggit ko kanina. Sambit niya at humagalpak ng tawa. Nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sobrang funny ni Abel ngayon. Ano? Anak ng tinapa. Misis ko naman. Akala ko pa naman gusto mo akong maghubad. Nanlulumong sambit niya. Halos maiyak na si Abel dahil ang epic ng nangyari sa gabing to. Tawang-tawa ang misis niya kaya mas lalong humaba ang nguso nito. Walang honeymoon na magaganap dahil may regla ko ngayon. Sa susunod na lang, mister ko. Promise, babawi ako sa'yo. Nanlulumong bumagsak si Abel sa ibabaw ng kama. Grabe pa naman ang expectation niya sa mangyayari ngayon. Subalit ni Isay hindi man lang natupad. Dahil sa ines, nagpalamig muna siya ng ulo sa terrace ng kanilang kwarto. Kinalma niya ang kaniyang commander dahil kanina pa ito sumasaludo kay Jessica. Kawawang Abel, hindi man lang siya naka-score sa kaniyang misis. Ay! Matinis nitong sigaw nang may lumipad na ibon sa kaniyang harapan. Misis, ba't nakalak tong sliding door? Mahal, pagbuksan mo ko ng pintuan, may wak-wak! Kinalampag niya ang salamin ngunit hindi siya narinig ni Jessica. Dahil nasa loob ito ng bathroom. Dahil sa narinig niya sa mga kasamahan nito na maraming wak-wak dito sa bukid noon, natakot siya bigla. Bumalik na naman ang ibon, kaya natigilan siya at hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang ihi sa salwal. Misis ko, papasukin mo na ako! Ayoko na dito sa labas! Natatakot ako dahil may wak-wak! Nangangalay na ito kaya umupo siya sa metal chair hanggang sa nakatulog ito sa takot. Nang makita ni Jessica ang ayos ng kaniyang asawa, ay agad niya itong pinuntahan. Nagtataka siya kung anong nangyari kay Abel. Dahil nga mabigat ito, kinumutan na lang niya ang kaniyang asawa at natulog na. Sinigurado naman niyang hindi malalamigan si Abel dahil makapal na comforter ang ibinalot niya sa katawan nito. Grabe naman! Wala na ang nangyari sa amin ni Mrs. tapos dito pa ako natulog. Grabing parusa naman to. Sambit niya nang siya'y magising. Napangiwi siya ng maamoy niyang amoy panghisya. Sabik na sabik si Abel nang matapos ang buwan ng dalaw ng kaniyang asawa. Talagang gabi-gabi niyang tinatrabaho ang kaniyang Mrs.
balak na kasi nilang magkaroon ng anak. Mas lalong iingay ang kanilang tahanan kapag nagkaroon sila ng supling. 2 buwan ang lumipas. Nalaman ni Jessica na buntis siya. Tuwang-tuwa si Abel at halos ipagsigawan niya sa mga kapitbahay nila na buntis ang kaniyang misis. Ngunit, mabilis na napawi ang sayang na darama nila nang mabasa niya sa dyaryo na wanted si Abel dahil dinukot siya nito. Misis ko, huminahon ka. Baka mapano pang baby natin. Please, huwag kang ma-stress sa balitang kumakalat tungkol sa akin. Hindi naman yun totoo. Pampalubag loob niya. Tatawagan ko ngayon si Daddy at sasabihin ko sa kanyang totoo. Hindi ko hahayaan na sirain yung reputasyon mo. Mabilis namang sinagot ng kaniyang ama ang tawag nito. Pinaliwanag ni Jessica na hindi siya dinukot ni Abel. Ngunit ayaw maniwala sa kaniya ng kaniyang ama. Nagbanta pa ito na kapag nakita niya ang lalaki, ay papatayin niya ito. Daddy, please naman po maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Sambit niya sa kabilang linya. No, that man kidnapped you. Huwag mo siyang pagtakpan. Aangal pa sana si Jessica ngunit naputol na ang linya. Hindi siya makapaniwala na pinatayan siya ng kaniyang ama. Para malinis ang pangalan ni Abel, bumalik siya sa kanilang mansyon kasama ang asawa nito. Pagpasok niya, ay agad na umiyak si Minerva. Oh, ang anak ko! Jessica, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong nito. Napairap na lang siya dahil sa kaplastika nito. Umiiyak nga siya pero wala namang luha na lumalabas. Ang pangit niyang umarte. I'm okay, tita. Alive and kicking. Thanks for the concern though. Ngisi niyang sabi na siyang ikinagulat ng ginang. Oh, welcome back, sister. Masaya ko't nakabalik ka na. Nakangiti namang sambit ni Sarah. Natalisod pa ito ng balakin nitong lumapit sa kanya, kaya mahina siyang natawa. Karma nga naman. Una sa lahat, nais kong humingi ng tawa dahil sa biglaan kong pag-alis ng walang paalam, Daddy. Hindi ako dinukot ni Abel, kaya nakikiusap akong bawiin mong sinabi mo sa media. No, hindi ko babawiin ang sinabi ko. Mabuti naman at umuwi ka na. Sasabihin ko kay Peter na nandito ka na, at bukas na bukas, ikakasal na kayo. Malungkot na napangiti si Jessica. Parang hindi na niya kilala ang kaniyang ama. Nagbago na ito. Mukhang kinain na siya ng pagiging gahaman nito sa pera. Hindi naman siya tanga para hindi magets na kaya siya i-arrange marriage para mas lumawak at lumago ang kanilang negosyo. I'm sorry, Daddy. Hindi po ako magpapakasal kay Peter. Dahil kasal na ako kay Abel. Mahal ko po siya. At buntis ako. Kaya walang kasalang magaganap sa pagitan naming dalawa ni Peter. Ano? Yang lalaking yan ang pinakasalan mo? Hindi. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling, Daddy. Mahal ko po si Abel at masaya ako sa kanya. Kaya ako umalis dahil ayokong maikasal kay Peter. Mahal na mahal kita, Daddy. Pero pasensya na. Hindi ko kayang sumunod sa inuutos mo. Simula ngayon, hindi na kita, anak. Wala na akong Jessica na kilala. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pang muli. Hindi matanggap ng kaniyang ama na mahirap na lalaki lamang ang pinakasalan niya. Kaya itinakwil siya at hindi binigyan ng mana. Kahit nasaktan siya sa desisyon ng kaniyang ama, tinanggap niya pa rin ito ng buong puso. Nalinis na rin ang pangalan ni Abel at klinaro niya sa publiko na hindi siya dinukot. Hindi na muling bumalik si Jessica ng Manila at masaya siya sa buhay probinsya. Huling tapak niya doon ay nang bumalik silang dalawa ni Abel sa kanilang mansyon. Nakabili ng lupa at nakapagpatayo ng 2 palapag na bahay si Abel sa gitna ng kagubatan dahil sa ipon niya noon. Doon na sila tumira ng kaniyang pamilya at hindi na sila nangungupahan. Iniwan na rin niya ang dati niyang trabaho na isang agent at nagtayo ng maliit na negosyo sa kanilang lugar. Buhay reyna ang kaniyang misis dahil araw-araw niya itong
pinagsisilbihan. Misis ko, may gusto ka bang kainin? Mangga ba o ako? Nangingiti niyang tanong. Malaki na ang tiyan ni Jessica at kabuwanan na niya ngayon, kaya todo alalay siya sa kaniyang asawa. Bakit ka nasali, Abel? Pagkain ka ba? Hindi ka naman masarap? Masungit nitong sabi. Umalis ka na nga sa harapan ko. Ang pangit mo. Sus, love mo talaga ako. Dahil akong pinaglilihan mo. Wait lang, misis ko. Pasok lang ako sa ating silid at may sorpresa akong inihanda para sa'yo. Natulala si Jessica dahil pagbalik ni Abel ay nakasuot na ito ng dress at wig. Nag-lipstick pa ito at nag-blush on kaya napangiti na lang siya sa trip ng kaniyang asawa. Sasayaw ka ba, mister ko? Oo, misis ko. Sasayawan kita. Mapaglaro nitong sabi. Sige, sa labas tayo. Halika. Hinila niya si Abel at pinapwesto sa gitna. Nahihiya si Abel dahil pinagtitingin na siya ng kanilang mga kapitbahay. Kahit ang bahay nila ay nasa gitna ng kagubatan, marami pa rin silang kapitbahay. Sayaw na, mister ko! Pakitaan mo nga kami ng malupit mong moves, dali na! Nang marinig niya ang sasayawin niyang kanta, nagsimula na siyang sumayaw. Para siyang nasunog na Barbie, dahil pulang-pulang pisngi niya dahil sa blush on. Kahit nahihiya ay todo kembot siya. Anak ng tokwa! Iba talaga tong si kumparing Abel! Under! Kahit anong sabihin ni Mrs. gagawin niya, ang lupit. Kantsaw sa kanya ng kapitbahay nitong lalaki. Naghiyawan ang mga nanonood sa kanya nang sumayaw siya ng buduts. May panganga effect pa siyang nalalaman kaya tinawanan siya ni Jessica. Sa totoo lang, para siyang baliw na sumasayaw sa gitna. Habang tumutuwad siya, ay biglang tumahol ang malaking aso at hinabol siya. Hoy, Dilpin! Nakawala ang aso niyo! Sigaw niya habang tumatakbo. Nagsitawanan ng lahat ng mahulog ang suot nitong maluwag na bestida. Dahilan upang lumitaw ang suot nitong pink na panty ni Jessica. Hoy! Huwag niyo akong tignan! Brief to, hindi panty! Sambit niya nang kinakantsawan siya ng mga kumpare. Diyos mio, Abel! Itinatakwil na kita! Nakakahiya ka! Hindi na kita asawa! Ang sabi ko sumayaw ka lang, hindi maghubad! Tapos panty ko pang suot mo! Singhal sa kanya ni Jessica. Habang tumatakbo siya sa bakuran, nakasalubong niya si Joselita, ang baklang malandi sa kanilang baryo. Ay! Pink na pink! Hindi ko alam na may kalahi pala ako dito sa ating baryo! Akala ko ako lang ang magandang Becky dito! Sambit ni Joselita. Kinurot pa siya nito at mahinang sinapak. Hoy! Joselita, hindi ako bakla! Nagpe-perform lang ako ng sayaw! At itong pink na panty, costume ko to. Kinabukasan, dinala sa ospital si Jessica dahil manganganak na ito. Hindi mapakali si Abel sa kanyang kinatatayuan habang naghihintay na lumabas ang doktor na nagpaanak sa kaniyang asawa. Umupo ka nga, nakakahilo kang tignan. Nag-aalala lang ako sa mag-ina ko, mama. Sakalang nabunutan ng tinik si Abel nang masilayan niya ang kaniyang asawa at anak. Naluluha siyang nilapitan si Jessica at pinupog ng halik. Congratulations, mister. It's a healthy baby boy. Sambit ng doktora sa kanya. Hindi maipaliwanag ang sayang na darama ni Abel ngayon. Siguro, mabait siya sa past life niya kaya sunod-sunod na blessing ang natatanggap niya. Simula nang isilang ni Jessica ang kanilang anak, mas lalong umingay ang kanilang bahay. Ang swerte niya talaga at nakatuluyan niya ang babaeng matagal na niyang pangarap. Ang babaeng gusto niyang maging ina sa mga anak niya. Maraming salamat at pinaglaban mo ako, misis ko. I love you and their baby. I love you too, Abel. Maraming salamat sa pag-aalaga sa amin ni Baby Jess. Paglipas ng isang taon, nagpakita ang ama ni Jessica sa mismong birthday party ng anak nila ni Abel. Pinabuhat niya sa kanyang mister si Baby Jess at nilapitan niya si Lorenzo. Daddy, ikaw nga! Masaya akong nakita kitang muli! Emosyonal na sambit ni Jessica. Anak, patawad. I'm sorry dahil itinakwil kita.
Masaya akong makita kitang muli, Jessica. Pasok po kayo. Halika po. Ipapakilala po kita kay Mama, sa anak ko at sa kapatid ni Abel. Blood is thicker than water. Ika nga nila. Kahit pa magkaroon ng lamat ang relasyon nyo ng anak mo, magkakaayos at magkakaayos din kayo sa tamang panahon. Hindi naman talaga nakalimutan ni Lorenzo ang kaniyang anak dahil buwan-buwan niya itong sinusubaybayan. Hindi lang siya nagpapakita kay Jessica dahil nahihiya siya. Ma, Isa, si Daddy po pala. Magandang tanghali. Pasensya na sa storbo. Gusto ko lang sanang ibigay itong regalo ko sa apo ko. Hindi ka naman po istorbo, sir. Welcome po kayo dito sa aming tahanan. Sambit ni Abel at nagmano pa siya kay Lorenzo. Mas lalong tumaas ang respeto ni Lorenzo kay Abel dahil mabait at magalang ito. Humingi rin siya ng tawad sa mag-asawa dahil sa ginawa niya noon. Hindi naman nagtanim ng galit si Abel at matagal na niyang pinatawad si Lorenzo. Para sa kanya, mas tahimik ang buhay kung wala kang kinikimkim na galit. Hindi man siya mayaman pero busilak naman ang kaniyang puso. Anak, I'm sorry kung tinakwil kita noon. Sobrang nagsisisi ako. Sana mapatawad mo ko. Siya nga pala, hiniwalayin ko na rin si Minerva dahil nalaman kong siya palang nagpapadala sa'yo ng mga death threats noon. I'm really sorry, anak. Matagal na kitang pinatawa, Daddy. Alam mo naman na hindi kita matiis at hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Masaya akong makita kitang muli. Dito ka na lang, Daddy. Huwag ka nang bumalik sa Manila. Gusto ko sana. Kaso, walang magmamana ng negosyo natin, anak. Hayaan mo. Buwan-buwan naman akong pupunta dito. Masayang birthday party ng kanilang anak dahil dumalo ang mga taong importante sa buhay niya. Mas makakatulog na siya ng mahimbing dahil nakausap na niyang muli ang kaniyang ama. Para kay Jessica, wala na siyang hihilingin pa dahil payapa at kontento na siya sa buhay niya. Itong anak ko talaga, gwapo ba si Papa? Tanong ni Abel habang tinatanggal niya ang pampers ni Jess. Napasinghap siya nang mabasa ng ihi ang kaniyang muka. Anak naman, nagtatanong lang naman si Papa. Hay nako, mister ko. Pati anak mo hindi napupugian sa'yo. Pero huwag kang mag-alala dahil mahal naman kita. Ngiti ka na dyan. Paglalambing ni Jessica sa kaniyang asawa. Ay, kinilig naman ang buong kasukasuan ko. I love you, Jessica. Maraming salamat at tinupad mo ang munti kong pangarap. Kung hindi siguro niya pinadukot si Abel noon, hanggang ngayon ay single pa rin siya. Mabuti na lang at hindi siya natakot na suwayin ang kaniyang ama noon. Dahil kung hindi, baka naging miserable na ang buhay niya. Sabi nga nila, huwag mong hayaan ang ibang tao na magdesisyon para sa buhay mo. Minsan, kailangan mong manindigan sa kung anong gusto mong gawin na alam mong makabubuti para sa'yo. Huwag kang matakot na lumaban at matalo. Dahil sa huli ay paniguradong kaligayahan din ang naghihintay sa'yo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang aming kwentong ibinahagi sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Salamat po!